po sa Fiber Display Center. Meron po tayong available unit ngayon na diesel engine. Pure stainless po ang body nito. Bali, naka-long body na rin po siya. Stainless ang full body po niya, pero ang flooring po is galvanized. Ang makina po nito ay diesel engine, RF Mazda 2.0 po. Ito po yung unit na to, medyo loaded na po. Marami rin yan. Marami, kung makikita niyo po, marami po yung mga ilaw. Kompleto rin po sa mga sticker. Loaded na rin po sa mga sticker. Ito po yung long body na RF Mazda. Halika po, titingnan po natin itong engine bay niya. Ito, buksan mo yung hood, pakisuyo. Yung wiper, pakiano ba, baka tamaan. Ito po yung RF Mazda, yan. 2.0. Diesel engine po yan. Karaniwan po, yun ang ginagamit po natin sa mga diesel. Kung hindi man o Mazda, Isuzu. Mga Isuzu brand po ng engine. Mga C240, C190. Pag mga yung mga modelo po na diesel, ito po yung isang medyo ano namin sa inyo na nare-recommenda, kasi nga po medyo saleable po yung parts niya. At saka mura lang po yung parts niya, tsaka medyo low maintenance naman po yung mga gantong RF Mazda. Kaya ito po yung isa sa napili naming ikabit sa mga owner type jeep natin, ikumpara ho doon sa mga ibang brand ng engine. Kasi siyempre kailangan po natin laging madaling hanapin, madaling bumili ng parts, tsaka yun nga, hindi masyadong mahal ang mga pyesa. Tsaka kahit saan pong ano ngayon, mga auto supply, may mga brand new and surplus po kayong mabibili dyan. Ito po, ang gulong po niya, ang tire niya po niya ay size 15. Nakamags po siya na 4 holes. Size 15 po ang mags nito, tsaka yung gulong niya is 205, 65 by 15, R15. Then nakakimpin ang differential po nito sa harap is kimpin type na rin po. Ayan. Kimpin type po. Yan po yung kimpin type. Magandang klase po yan ng front differential. Kasi inikumpara niya po ito sa mga dibungo. Gawa ng medyo ano po ito. Medyo magaang birahin. Baga parang naka power steering din ho kayo kung kukumpara nyo, kasi mas magaang po siya na dinadala ng gearbox yung kimpin type. Pero usually pag mga maikli lang ho yung body, okay lang po yung mga dibungo, kasi mga dati naman ng mga unit na owner type jeep, mga maikli lang yung mga body. Yun po, kaya noon uso lang po yung mga bungo, kaya niyang bire nung mga lumabas po yung mga modelo na ganitong kahaba, kasi mahaba, tapos lumaki na ho yung mga gulong, kasi dati mga gulong lang na ginagamit sa mga owner, mga 13 lang eh, kaya okay lang yung mga dibungo. Pero ngayon na nung naging mga mahaba na ho yung body, tsaka naglakihan na ho yung mga gulong, kaya naging advisable na po sa mga malalaki gulong yung mga kimpin type. Kaya yun po, sa mga modelong unit po na mga ganitong klase, yung mga habang ganito, yan po yung mga kalimitan ginagamit po talaga dyan is yung kimpin type. Ayan, dito po tayo sa part sa likod. Yan, kung makikita niya, mahaba po yung body, maluwag po yung space niya sa loob. Yan, may sticker na po. Ito po sa sticker design. Ito po yung likod. Nakang spare tire po. Yan, may cover na leather. Yan, ayun po yung mga may dalawang antena. Yan po
yung top load. Ito pa rin sa ilaw. Ayan. Long body po yan. RF Mazda. 2.0 diesel engine. Ito po yung isa nating available unit po ngayon na nakikita ko po sa inyo. Ayan, tingnan po natin yung loob para makita niyo po yung space niya sa loob. Ito po, ayan, naka-Kia dashboard na po siya. Original paint po yan ng ano ng Kia is kulay gray. Ito po, baga kinulayan na lang po to, pininturahan na lang po natin para po medyo bumagay po doon sa kulay ng combination niya sa loob ng interior po dito sa loob ng unit na to. Ayun po, combination niya is black and red. Ayun po yung space niya sa likod. Ayan po. Dalawahan gilid sa side to side, then sa gitna tatlo, apat. Ayan o, pwede nyo i-straight ang paa nyo, hindi tutuko yung iba kasi yun, medyo pag masikip natuko doon dito sa front seat. Ayan po, kahit i-stretch nyo yung paa nyo, maluwag pa rin po yung space. Ayan po, lagi po yung handbrake. Ayan, yung seatbelt. Ayan po, yung panel gauge po na Kia dashboard. Ito po yung gauge. Ito naman po mga duct ng aircon. Mga ano na lang po yan. For display na po yan. Wala na po siyang evaporator pa sa likod. Pero just in case po na gusto nyo magpa-install ng aircon, yan, nagagamit po natin yan para dito po lalabas yung mga yung ano, labasan ng duct ng aircon. Ayan po. Ito po ang ating RF Mazda na big body po, na long body na pure stainless galvanized flooring. RF Mazda engine. Muli po, nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga subscriber. Patuloy lang po kayo na manood sa mga video namin. Update po namin kayo lagi-lagi sa bawat ipipicture po natin sa YouTube. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.